Pretending to be his boss girlfriend, part 3. Eliza felt good with the warmth Angelo hand brought her when he took her hand. Iyon siguro ang dahilan kaya medyo nasubside ang kanyang emosyon. Ako ang iyong konsensya. Ipinapaalala ko lang sa iyo na may atraso pa iyan sa iyo kaya huwag ka munang magtiwala sa kanya. Okay? Pilit na binawi niya ang kanyang kamay ngunit hindi siya hinayaang makawala nito. Eloisa, ang akala ko ay malinaw na sa atin ang lahat. Wika ni Angelo sa malumanay na boses. Or do you really want to go on with your life without me? In short, ipapakulong mo ko? Mangangatwiran sana siya, subalit nang tingalain niya ito at pagmasdan ng gwapong mukha nito ay nakalimutan na niya ang kanyang sasabihin. Why was it that she had this feeling he was looking at her as if he liked her? Saan ho tayo pupunta? Sabi niya. Lunch. Sinulyo pa ni Eloisa ang kanyang relo. Isang oras pa bago mag-lunch break, sir. Sabi ni Eloisa. Nagugutom na ako. Hindi na ako makakapaghintay ng isang oras pa kaya tumayo ka na riyan. Balikan mo na lang iyon mamaya pagkatapos natin kumain. Ayaw ni Eloisa sumama dahil nga medyo nagdududa siya sa estado ng katinuan nito. Binalingan ni Eloisa ang kanyang mga kaibigan para sana humingi ng tulong. Subalit nakatingala lang ang mga ito sa lalaki. Nakanganga pa nga ng bahagya ang bibig ng mga ito gaya ng iba pang kasama nila roon. Obviously, wala na rin sa katinuan ang mga ito kaya wala siyang aasahan kahit sino sa mga ito. Let's go, Eloisa. With their hands clasped, he led her toward the elevator. Natameme na lang si Eloisa. Hinila na siya nito sa elevator. Tumama pa nga ang ulo niya sa elevator door pagkapasok niya roon. At iyon marahil ang naging hudya para makabalik siya sa katinuan. Hinila niya ang kanyang kamay mula rito. Aray! Napamura si Eloisa. You really have to stop cursing, woman. Hindi magandang pakinggan. Wika ni Angelo. Nasaktan ako eh. Anong gusto mong gawin ko? Mag-tumbling? Sagot naman ni Eloisa. He sighed and stood in front of her. Muntik na namang sumuko ang depensa niya nang idampi nito ang daliri nito sa nasaktang bahagi ng kanyang ulo. Mabuti na lang at nagawa niyang tapikin ang kamay nito. Huwag kang lapit ng lapit sa akin at... Hindi ni Eloisa itinuloy pa ang sasabihin dahil naramdaman niya ang mainit at masuyong pag-ihip ni Angelo sa nasaktang ulo niya. Naaalibad pa rin ako sa'yo. Nawala na rin ng tapang ang boses niya. Gusto na naman magmura pero hindi iyon para sa lalaki kundi sa kanya. Paano siya naaapektuhan ito ng ganun na lang? How could he tame her without any effort? When she looked up at him, her nose brushed softly against his chin, and she almost went out of her with the one he slowly looked down at her. Kaunting galaw na lang ay siguradong magdidikit na ang kanilang mga labi. Nakalapat na kasi ang isang kamay nito sa steel wall ng elevator kung saan siya nakasandal kaya hindi siya makawala rito. Pero parang okay lang din sa kanya para ding hindi. Napalunok siya. Paano ito naging ganoon kalapit sa kanya? At paano nangyaring idinadalangin niya na sana ay magdikit na ang kanilang mga labi? Nagtitilian na yata ang lahat ng ugat ni Eloisa sa katawan. Napamura siya. Kinilig siya ng husto, lalo na patuloy na nararamdaman niya ang mainit na pagdampi ng hininga nito sa kanyang mukha. Mabuti na lang at bumukas ang elevator kaya nakawala siya sa tila pagkakahipnotismo rito. She moved out of the arm that was imprisoning her. Ngayon, may nakakasama na sila sa elevator. Magiging maayos na rin ang lahat. Hindi na niya kailangang. Nakita niyang nilingon ni Angelo ang mga pasakay pa lang na empleyado na natigilan nang makita ito. And then, he pushed the close button. Magandang tanghali po, Sir Angelo. Wika ng isa sa mga ito. Nandiyan si Sir Angelo?
iyong bagong director? Bago tuluyang sumara ang elevator ay nakita niyang nagkagulo ang mga empleyado na masilip man lang si Angelo. Sa tansya niya, mukhang hindi lang sa kanya may ganoong epekto ang presensya nito. Sumandal ito sa tabi niya nang sumara ng tuluyan ang elevator. Narigo doon ang kanyang puso kaya umurong siya ng pasimple palayo rito. Hindi ako nangangagat. Wika ni Angelo. Babalik na ho ako sa office. Mamaya na. May gagawin lang tayo sandali. Napasinghap siya. May gagawin sila? Ano naman kaya iyon? Akala ko ho ba kakain lang tayo? Oo nga. And then we could discuss it. Discuss? Ang bagay na iyon? Pinagdidiskusyonan ba talaga iyon? Ayoko ho. Napalingon ito sa kanya. Ano bang ikinakatakot mo? Madali lang naman iyon. Kung ayaw mo makita, di pumikit ka. Basta, gagawin natin iyon. Huwag ka mag-alala. Okay lang kung wala ka pang experience. Magaling naman ako eh. Napasinghap si Eliza ng malakas. Saka kumabog ang kanyang dibdib. Oh my God! Nang bumukas ang elevator ay kakaripas sana siya ng takbo pero nahawakan pa rin siya ni Angelo sa braso bago pa man siya makalabas ng tuluyan. Where do you think you're going? Layuan mo ko. Nasisiraan ka ng bait. Baliw. Parining. What? Sabi ni Angelo na kumunot ang noo. Bitawan mo sabi ako? Okay. Nang bitawan nga siya nito ay nagmamadali siyang naglakad patungo sa exit door. Pero narinig niya ang boses ni Angelo. Guards! Pakidampot ang babaeng iyan ng snatch ng cellphone. Iyon lang. Wika ni Eliza, nanginitian pa nga ng matalim ang waiter pagkatapos niyang sabihin dito ang kanyang mga order. Pakibilisan lang ha, nagugutom na kasi ako. Pag-alis ng waiter ay bumalik ang pagkakasimangot ni Eloisa. Nasa harap kasi niya ang lalaking tuluyan na niyang kinalimutan ang naunang naging paghanga niya rito. Angelo was watching her as if he was trying to figure out how to tackle her in case she tried to run away again. Nang ipahuli siya nito sa mga gwardiya ng kanilang gusali, ay nagdalawang isip ang mga security guard na hawakan siya dahil nga kilala siya ng mga ito. But then again, it was their boss who ordered them and there was nothing they could do. Ang akala niya noong una ay talagang ipapakulungin siya ni Angelo. Ngunit ipinahatid lang siya nito sa sasakyan nito na nakaparada sa harap ng gusali at pagkatapos ay dumiretso nga sila sa restaurant na iyon. Let's clear some things here, okay? Maya-maya ay wika ni Angelo. First of all, I don't have any intention of taking you to my bed or whatsoever. Pwede mo nang alisin dyan sa isip mo ang pagnanasa mo sa akin. Sasagot na sana siya nang magsalita ulit ito. Pangalawa, kaya lang naman hanggang ngayon ay magkasama pa rin tayo ay dahil may utang ka pa sa akin na dapat mong bayaran. At pangatlo, hindi ikaw ang tipo kong babae. Siguro naman ay maliwanag sa iyo noong una pa lang kung sino ang tinutukoy ko. Oo naman. Isa lang ang sagot doon. Si Rika. Nagkakaintindihan na ba tayo, Eloisa? Oo. Good. I hope you keep that in mind para walang problema. Kinuha nito ang menu pagkatapos ay doon na itinutok ang atensyon nito. Nagkaroon tuloy siya ng pagkakataong mapagmasdan ito ng husto. Parang gusto niyang tawanan ang sarili sa kagagahan niyang nakakahiya. Siya pa nga ang mas nagmukhang baliw kaysa rito. Kung bakit naman kasi, napaka-weird nito, husto pero hindi niya masisisi ang kanyang sarili. May kasalanan din ito kung bakit naging ganoon ang kanyang reaksyon. Well, at least malinaw na ngayon na hindi talaga ito takas sa mental. Kaya lang, kailangan pa rin niyang mag-ingat dito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa mga kakaibang nararamdaman niya sa tuwing lumalapit ito sa kanya. Napatingin siya sa kanyang kamay. Isa ng patunay ang pagiging kalmante niya
nang hawakan nito ang kamay niya kanina. "How old are you, Eloisa?" "Ha?" Napabuntong hininga ito na tila ba sinasabing tinatamad na ito sa katanghan niya. 25. At wala ka pa rin boyfriend? Walang nanliligaw eh. Bakit? Wala ngang nanliligaw, kaya sinong sasagutin ko? Nakatutok pa rin sa menu ang pansin nito. I'm 30, no girlfriend. Bakit sinasabi mo sa akin iyan? At bakit mo ako tinatanong ng mga personal na bagay? Kung ayaw mong sagutin, wala akong magagawa. Pero sumasagot ka naman, kaya akala ko ay okay lang na tanungin kita ng mga ganung bagay. Bakit ko nga ba ito sinasabi sa'yo? Wala naman. I just thought you might want to know. After all, magkasintahan ang drama natin ngayon. Of course, he had a point. She picked up the glass of water to ease the growing tension inside her. Bakit kailangan natin magpanggap? Tanong ni Eloisa. Ito ang gusto kong maging kapalit ng pagkuha mo sa cellphone ko. Hindi ko nga sabi kinuha iyon. Mariing sabi niya. Aksidente lang yun. I don't care if it's an accident or not. The point is that my cellphone went missing because of you. And this is how I want you to pay me back. By pretending to be my girlfriend. Asar, buhusan kaya kita ng tubig dyan. Pero bago pa man niya nagawa iyon, ay dumating ang taong hindi niya inaasahang makita sa lugar na iyon. Ang napakagandang babae sa cellphone ni Angelo, si Rica. Angelo! The woman kissed him on the cheek before turning to the other man she was with. I told you they'll be here, didn't I, Joshua? And he's with her girlfriend. Joshua! Napatingin siya sa gwapong lalaking nakangiti nang umupo sa bakanting silya sa tabi ni Rica. Ito ang nagmamay-ari ng pangalan ng lalaking nasa wedding invitation. Unti-unti nang luminaw sa kanya ang lahat habang pinagmamasdan niya ang eksenang iyon. Angelo wanted her to pretend to be his girlfriend in front of the woman he was obviously in love with but was marrying someone else. Sa madaling salita, ayaw nitong magmukhang kawawa sa harap ni Rica at ng lalaking piniling pakasalan nito. Napasalyap siya kay Angelo na tahimik lang. Somehow, she felt bad for him. Tao lang din pala ito na nasasaktan. Poor guy. He looked at her when he noticed she was looking at him. Hindi siya nag-iwas ng tingin. Sa halip ay sinalubong ni Eloisa ang mga mata ni Angelo. Kahit paano ay nawala ang inis niya rito dahil naiintindihan na niya ito. Minsan na rin naman siyang nabigo at nasaktan ng dahil sa pag-ibig. And most of the time, having one's heart broken could really make one a bit crazy. Nang hindi pa rin niya hinihiwalayan ng tingin, ibinaba nito ang hawak na menu at lumapit sa kanya. He still had the same effect on her whenever he was this close. But she wasn't that awkward anymore. Siguro ay dahil alam na niya ang tunay na intensyon nito sa pagkuha sa kanya bilang nobya nito. What? He asked in a husky voice. Wala. She just thought he really looked handsome up close. Bakit ganyan ka kumakatingin? Ganito mo rin naman akong tingnan ah. Uminom si Eloisa ng tubig. Inatake siya ng ubo nang pumasok ang tubig sa kanyang ilong. He took the glass of water from her and gently rubbed her back. Look, Joshua honey, aren't they sweetest couple, right? Tanong ni Rica. Yeah, I can see. I'm fine. She shoved Angelo's hand away. Lumayo na ito sa kanya. My name's Rica. Sabi naman sa kanya ni Rica. Ngumiti ito at inilahad ang kamay sa harap niya. Best friend ako ng boyfriend mo na masyadong malihim. Inabot niya ang kamay nito. Mukha namang mabait ito kaya umayos siya. I'm Eloisa. Pakilala niya sa sarili. Eloisa, a nice name. And this is Joshua. By the way, my fiancé. We're getting married next week.
Kaya nga hindi ko tinitigilan itong si Angelo dahil gusto namin siya ang maging best man sa kasal namin. Wala naman kasing kapatid na lalaki si Joshua. Ang kaso ayaw namang pumayag ni Angelo. Nakakainis na nga eh. Ganun ba? Nilingon niya ito. Wala pa ring imik ito pero mas maaliwalas na ang mukha nito. It seems like he was a bit in a good mood. Siguro ay dahil na sa harap nito ang babaeng gusto nito. Nagsasalubong lang ang mga kilay nito kapag napapadako ang tingin kay Joshua na nanahimik lang sa isang tabi. Pasensya ka na nga pala kanina, Eloisa. Sabi ni Rika, hindi na ako nakapagpakilala sa iyo ng maayos dahil sa conference room. Excited kasi akong ibalita kay Joshua na may nobya na rin sa wakas itong si Angelo. Kasi naman, sa sobrang tagal na naming magkakilala, dalawang beses ko palang nalaman na may girlfriend na siya. At kung hindi ko pa siya mahuhuli sa akto, hindi ko pa malalaman. Pinalingan nito ang binata. Nagtatampo na nga ako eh. I mean, we're childhood friends, pero laging may sikreto ang isang ito sa akin. I just didn't have time to tell you, Rika. Lagi mo na lang kasi akong inuunahan. Ang bagal mo naman kasing magkwento. Anyway, I'll forgive you. Iyon ay kung papayag kang maging best man sa kasal namin ni Joshua. Pag-iisipan ko pa. Next week ang kasal namin. Then give me a week to think about it. You've been thinking about it since the day I told you I was getting married and I wanted you to be my best man. Rika? Sumabad na si Joshua. Nang tingnan niya si Angelo ay nakakunot na naman ang noon nito. Kung gusto mo talagang maging best man sa kasal natin itong best friend mo, let him think it over. Pero, for a week, ikaw na rin ang nagsabing hindi mapipilit ng kahit sino si Angelo kung talagang ayaw niya. Bumuntong hininga si Rika. Tila agad ding nabuhayan ito ng loob nang bumaling sa kanya. Convince him for me, Eloisa. Aha? Gulat na sabi ni Eloisa. Convince your boyfriend to be my groom best man. Nakasimangot na nilingon nito si Angelo. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na gusto ko siyang maging bahagi ng pinaka-importante pangyayari sa buhay ko pero bato ang puso ng isang yan. Hindi man lamang ako pagbigyan. I have other things to do, Angelo said. Masyado akong abala para magpunta sa mga wedding practice. Ewan ko sa'yo. Binalingan uli siya ni Rika. Eloisa, you're the first girl Andrew introduced to me formally. Alam kong malakas ang impluensya mo sa kanya. Come on, convince him for me. Nilingon ni Eloisa si Angelo. Gusto mong mag-best man ni Joshua? No. Nagkibit-balikat siya. Huminga naman ng malalim si Rika samantalang natawa lang si Joshua. Sige na nga, you have a week, Angelo. Wika ni Rika. At sinagot nito ang nag-iingay na cellphone nito. Nakita ni Eloisa ang trinket kaparehong kapareho ng trinket na nakasabi sa cellphone ni Angelo. Ngayon ay naging matibay ang hinala niya tungkol sa binata. Oops, pasensya na lovers. Hinging paumanhin ni Rika na hinila na patayo si Joshua pagkatapos nitong makipag-usap sa cellphone. That was our cake designer. We have to go there siya for our wedding cake. So, see you both later. It was nice meeting you, Eloisa. Same here. Kumaway lang si Joshua at pagkatapos ay umalis na ang mga ito. Naiwan sila ni Angelo na walang imikan. He was busy sipping his wine while she was contemplating on what the she could eat first. So, your best friend getting married, huh? Maya-maya ay wika ni Eloisa. Inilapag ni Angelo ang kopita sa mesa at saka tiningnan siya. Eloisa, not because I introduce you to her doesn't mean you can intrude into my private life. Kung ganun, bahala ka nang magpaliwanag kay Rika kung bakit bigla ka nalang nawalan ng girlfriend. Ginaya niya ang pagiging kalmante nito. Now that she knew he was just a bitter broken-hearted guy, hindi na ito kasing intimidating gaya ng unang impresyon niya rito. Ang sabi nga nito, hindi ito nangangagat.
Hindi mo pwedeng gawin yan. You know, I could still sue for you that cellphone incident. Alam din natin pareho na wala akong kasalanan doon. Aksidente lang na sumabit sa bag ko ang cellphone mo. At sino ang makakapagpatunay niyon? At sino rin ang nagsabi sa'yo na natatakot ako makulong? Sa tingin mo ba, hindi ko kayang piyansa na sarili ko kung sakali? Mababang kaso lang ang theft Angelo. Pinagsalikop ni Eloisa ang kanyang mga kamay at sa kanyang ngitian ito. I may be a weakling sometimes, but I'm not stupid. Hindi ako magpapagamit sa mga walang pusong gaya mo. Magdusa kang mag-isa sa kabiguan mo sa pag-ibig. Mabuti nga yan sa'yo at nang matuto kang gumalang sa damdamin at karapatan ng ibang tao. She stood up and started to leave. The sweet scent of revenge. But then she heard him again. Eloisa. Yes. Mataray na sabi niya nang balingan niya ito. Ibinuhos ni Eloisa ang lahat ng kanyang willpower para hindi maapektuhan ang kanyang puso ng malamyos na pagsambit nito sa pangalan niya. Hindi siya maaaring magkagusto sa isang masungit at bigyong gaya ni Angelo. I'm sorry. Hindi agad siya nakaimig. Hindi ka pwedeng magkagusto sa isang masungit at bigyong gaya ng isang yon, Eloisa. Paalala niya sa kanyang sarili. You're forgiven. Let's talk before leave now, Eloisa. Please. Napaupo siya nang wala sa oras sa dating pwesto niya. Nakakainis ka. He just smiled and she was doomed. Abangan! Umiibig ba si Angelo sa best friend niyang si Rica kaya pinagpapanggap niya si Eloisa bilang girlfriend nito? Tila hindi sang-ayon si Eloisa sa plano ni Angelo. Mapipilit kaya ni Angelo ito? Ano kayang trap para mapilitan si Eloisa maging girlfriend nito? Paano na ang damdamin ni Eloisa na tila nahuhulog sa kagupuhan ng binata? Ito kaya ang magpa-convince sa kanya? Abangan po natin sa susunod pang kabanata ng aking kwento. Thank you for watching. Keep safe po and God bless.